sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po para sa ilang paalala. Sa oras ng misa, panatilihing nakasuot ang iyong face mask at face shield sa loob ng shrine. Sundin po ang agwat na 1 metro sa isa't isa. Huwag umupo sa mga ekis na palatandaan. Dalasan ang paggamit ng alkohol. Sa oras ng banal na komunyon, isasagawa ito sa pagkakasunod-sunod ng mga hanay. Magsisimula po sa kanang bahagi ng nakaharap sa altar. Matapos tumanggap ang pinakahuli sa kanang bahagi, susunod ang nasa kaliwang hanay. Mangyaring sundin ang mga ushers o ang mga direksyon na nasa sahig. Sa kamay tatanggapin ang komunyon. Mangyaring iunat ang inyong mga bisig o braso pag tumatanggap ng komunyon. Pagkatanggap ng katawan ni Kristo, humakbang sa kanan o kaliwa ng inyong tagiliran at isubo ang katawan ni Kristo. Tiyaking nakasuot muli ang face mask at face shield bago bumalik sa inyong upuan. Sa paglabas ng shrine, susundin ang prosesong ginawa sa pagtanggap ng komunyon. Ngunit ang mga nakaupo sa hulihan ang unang lalabas sa main door. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Atin pong ipinagdarasal ang mga sumusunod na intensyon sa misang ito na makikita sa inyong screen. Thank you.
Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, na nasa bakuran ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word. Tumayo po ang lahat para sa pagsimula ng ating misa. Magtipon awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahon tayo'y inalipin. Ang alan niya'y ating sambitin, paano di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Biyayan ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon tayo, yung misa ng alas 8 dito sa shrine ayon sa SBD ay patungkol sa natatanging paraan sa ALS learners, Alternative Learning System. Alalahanin din natin, ang intensyon ng Santo Papa sa buwan ng Pebrero na mapawi na sana ang lahat ng karahasan laban sa mga kababaihan at maipagtanggol sila ng lipunan at ng pamahalaga, pamahalaan. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ipinako ka sa krus at namatay ng isang kalunos-lunos na kamatayan upang mabayaran ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaramat, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan.
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesu Kristo, kasama ng Espiritu. Salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo bilang sambayan ng Kristiyano at laging subaybayan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Hob. Nagsalita si Hob at sinabi niya, ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad. Para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi, ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas. Pag-asa ko'y lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahaning ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupik. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Saab ako kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin
sapagkat ito'y pinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang may pangaral ko nung walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin nino man, ngunit naalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang makahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay maligtas ko kahit sa paanong paraan. Ginagawa ko ito, ang lahat ng ito, alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ko sa aking pagpapala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia, wikain mo, buong nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mabuting balita na ating kaligtasan ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyena ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito ay agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibisan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus, nagtungo sa isang ilang na puok at nananalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako ron. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Noong 1988, inanyayahan po akong magturo sa Johann Wolfgang Goethe Universität sa Frankfurt, Germany. Isang semester, isinulat ko po itong libro. Dieses Buch eröffnet ein kritisches Gespräch zwischen der europäischen Form der Theologie und einer im Rahmen philippinischer Kultur und Gesellschaft neu entwickelten Theologie. Pagbisaya ka, bagay ang accent mo sa German. Pero maliban doon, ang sinasabi dito ay ang libro hinahambing yung makakanluran Western way of thinking na pamamaraan ng pag-iisip at yung makasilangan, lalo na ang Filipino way of thinking. Maraming isyo ang tinalakay, isa lang para maging angkop tayo sa Ebanghelyo ngayon at sa ating pagdiriwang ng 500th anniversary ng ating pagiging Katoliko. Ang pag-iisip ng mga German
ain't weather odor. Yung sa atin, beide und. Ang ibig sabihin, sila may absolute, eh. May yung sa kanila black and white, parang either or. Black or white, yan lang pagpipilian. Kaya yung absolute na salita, wala tayo niyan. Sapagkat ang Pilipino, sa abot ng kanyang pag-iisip, sinasaklaw niya lahat. Both and. Walang... Kaya minsan, may nagtalo, sabi noong matanda, ikaw tama ka rin. Sa either or, isa lang tama doon. Malalim po ang ibig sabihin niya na iba ang ating pag-iisip. Mas malapit sa aking pagtingin sa tingin ng mga sa pananaw ng mga Ebreo. Halimbawa, ang mga Pilipino, walang pure na itim at saka puti. Yung gabi nila, gabi, madilim. Tapos hindi naman biglang mag-aaraw yan na magliwanag. May bukang liwayway pa yan na nag-aagaw ang ang dilim at saka liwanag. Tapos biglang liliwanag, magtanghaling tapan. Sa hapon naman, biglang magtatakip silim. Nag-aagaw din ang liwanag at dilim. Malalim po ang ibig sabihin niyan. Halimbawa, sa ating spirituality, pinakita ngayon ni Jesus. Nangaral siya, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo. Pagkatapos, bumangon ng madaling araw, nagtungo sa isang ilang na puok at nananalangin. Kung either or ang thinking mo dyan, isa lang ang bibigyan mong diin dyan. At yan, dahil nanggaling nga tayo, ang ating Kristyanismo nanggaling sa Europa, makakanlurang tingin, Western way of thinking, yung ating spirituality ngayon, sa aking pagsusuri, ay masyado doon sa pietistic, devotional, ritualistic. Wala tayo doon sa pangangaral ng ayos, pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo. Hindi tayo masyadong magaling dyan. Pero, Santo Niño, million ng ando. Nazareno, mas maraming ando. Mahal na Birhen, ang dami niya. Kasi, either or ang thinking. Pinahalagahan yung spiritual, yung kaluluwa. Yung mga matatanda nga, nung maliit pa kami, ang sabi, iligtas mo yung iyong kaluluwa. Eh, hindi yan pag-iisip ni Kristo eh. Ang nililigtas ni Kristo, yung buong tao. Hindi niya hinihiwalay yung kaluluwa at saka yung katawan. Kaya pinapagaling niya ang may sakit, pinapatawad ang kanilang mga kasalanan. Isa lang yan. Integrated yan. Yun ang nais kong ipaliwanag ngayon sa ating pananampalataya. Lalo na, kung ituon natin sa Ebanghelyo ngayon, si Jesus, ora et labora, labora et ora. Ora, prayer, labora, gawa. Personal holiness and social transformation. Sa personal holiness, nagdadasal tayo. Hindi ko alam po, baka hanggang vocal prayer na lang tayo, puro hingiin na lang ng hingi sa Panginoon, hindi na tayo nakakarating sa contemplative prayer. Pero, mukhang okay na rin. Dito tayo sa gawa nahihirapan kasi hanggang relief services lang tayo. Puro dula. Hindi pinapalaya yung mga tao. Bakit? Hinihiwalay yung katawan, kaluluwa sa kakatawan. Magkaisa yan. Kung babalik kaya tayo sa ating pagka-Pilipino, 500 na tayong taon eh. Hindi ba tayo lumaya na? Eh hindi. Sa aking palagay, theology. Wala tayong sariling salita para sa sacraments. Sakramento. Wala tayong sariling salita para sa Santissima Trinidad. Nag-imbento na lang kami ng banal na santatlo. Mukhang tinatanggap naman.
Pero ganun, matrimonyo, sakramento, pati Diyos. Spanish yan eh. Pag nagsabi kang bathala, naka, irehe ka na. Pag gagamitin mo yung ginagamit ng ating mga ninuno. Kaya pag hindi tayo naging totoo sa ating sarili, mahihirapan tayo, nangungopia lang tayo sa mga makakanlurang tingin. May colonial mentality tayo eh. Deep down, insecure tayo eh, na mas puti ang kanilang balat, mas matangos ang kanilang ilong, mas kulay mais, yung buhok ng mais, yung kanilang mga blan. Kaya, ang baba ng pagtingin natin sa ating sarili. Kaya pati sa spirituality, nangungupya na lang tayo lagi. Hindi tayo nag-iisip, sino ba tayo at sino si Jesus para sa Pilipino? Nagsulat din ako noon ng isang libro eh, The Filipino Face of Christ. Kung si Kristo kaya bumaba, hindi Hudyo, kasi Hudyo siya noon. Ang kultura niya, Hudyo. Kung bumaba siya bilang Pilipino, ano kayang mangyayari sa ating? Pero imagination na lang yan. Ang ibig kong sabihin, ang tunay na nangyari sa kasaysayan, naging Griego, gaya ni St. Paul, sabi niya, ginagawa ko ang lahat ng ito upang makabahagi ako sa maintindihan siya noong kanyang pinapangaralan. Kaya nag-Griego. Lahat ng New Testament, Griego na yun eh. Wala nang Hebrew dyan. So, naging Griego. Pagdating naman, yung mga theologian na Griego ang pananalita, ginamit na yung Plato, Aristotle, Socrates, dualistic yung Greek philosophy. Kaya, hatiin natin ang ura et labora. Doon ang galing lahat yan. Eh kung Pilipino kaya tayo pagkatapos both and, isa lang yan. Paano kaya ang ating kilos ngayon? How should we approach God using ora et labora na kagaya ni Jesus, gumawa, nagdasal? Kung pag-isipan lang natin, mayroon tayong mga pag-iisip na maganda rin eh, na hindi mo maisip kung gagamitin mo yung salitang banyaga. Nakinig naman sa akin yung mga German. Hindi naman ako imbitahin kung wala akong sinasabi doon. Ang ibig ko lang sabihin, mayroon pang ang mas matalino, ang mas marami siguro silang insights tungkol sa ating pananampalataya. Kaya napakahalaga ng pananaw. Halimbawa, ano ang tunay na pananaw ng simbahan dito sa ora et labora na sinaunang panahon pa? Ito na ang pamamaraan para lumapit sa Diyos at sa kasakapwa. Ora et labora. Personal holiness and social transformation. Yung mga hospital, Katoliko ang nagsimula niyan, mga Kristiyano ang nagsimula niyan. Yung mga university, mga Kristiyano ang nagsimula niyan noon. Ngayon, hiwalay na tayo sa academe, hiwalay na tayo sa politics, hiwalay na tayo sa economics, dahil sa Greek. So, ora et labora. Ang una dyan, isa lang yan. Integral yan. Interconnected yan. Gaya ng lahat ng bagay dito sa universe. Ang lahat ng bagay, magkaugnay. Iugnay mo yan. Para, ang dasal mo, ang siyang babalangkas kung ano ang dapat mong gawin. At yung iyong ginagawa, para mabago ang lipunan, marinig ang hinaing ng mga mahira, magbibigay kulay din sa iyong panalangin. Integral, interconnected. Ang pangalawa, sa turo din ng simbahan, dynamic yan. Growth is an essential feature in the spirituality of Christianity. Kaya yung sinasabi ng Panginoon, a sower went out to sow. Nagsabog ng binhi, tutubo yan. Iba-iba ang tutubuan yan, nakuuriin ng lupa. Yung kaharian ng Diyos, sabi ng Panginoon, parang butil ng mustasa, lalaki yan. Growth.
Ang ibig sabihin, in the interplay, interconnection between your prayer and your work, you should grow in spirituality. Kaya kailangan, may rubrics ka, may standards for judging ka. Did I grow in spirituality? Gaano nakatagal kayo nagsisimba at nagdarasal? Paano man nalaman na yung biyaya ng Diyos na ibinuhos sa iyo nung pagsisimba mo at pagdarasal, nagbunga yan? Kailangan examination of conscience. Sasayangin mo yung biyaya ng Diyos kung parang wala lang nangyari, parang inulan sa gabi na hindi tumagos hanggang sa kaibuturan. Baka ganyan ang grace ng Diyos sa atin, kailangan tayo umunlad sa ating pakikitungo sa Kanya at sa ating pagmamahal sa kapwa. Ang pangatlo, itong interplay ng ora et labora, itong spiral na you grow, you approach God more closely. Ang pangatlo niyan, may patutunguhan niyan. Teleological ang tawag diyan. Respice finem, sabi ng mga Roman. Tignan mo kung saan patutunguhan mo. Ang patutunguhan niyan ay in new heaven and in new earth. So ganyan ang huhubog sana sa ating spirituality in the context of being Filipino. Brown ang balat, pango ang ilong ng marami, dito nakatira sa 7,000 mga pulo. Paano natin magiging totoo sa ating sarili? Pag hindi tayo naging totoo sa ating sarili, kung manatili pa rin tayo pagaraan ng 500 taon na banyaga sa ating pagka-Pilipino, sa ating pakikitungo sa Diyos, sa ating paggawa at panalangin, mahihirapan tayo. Tingnan mo yung hirap ngayon. Nagyayabang tayo. 80 million Catholics. Number 2 naman sa corruption. Number 1 nga tayo, sinuhulan lang yung nag-survey para nakakahiyaan naman kung tayo ang number 1. Nakakahiya. 10 million kung Mike Nazareno, billion ang nawawala sa PhilHealth. Inconsistent. Bakit? We are not being true to ourselves. Tayo'y mga Pinoy. Hindi tayo kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Dahil bilang Pilipino, kung magpakatotoo ka sa harap ng Diyos na Pilipino ka, pag-iisip mo, yung kapaligiran mo, mayroon kang maidadagdag sa mundo. You will have a better contribution kaysa lagi ka nalang nangungupya. May ibang mga nag-aral sa Belgium at saka sa France at saka sa Spain, sa Rome. Pagbalik, mas Espanyol pa eh kaysa mga nakatira sa Spain. Be true to yourself and you cannot be untrue to anyone else, sabi ni Shakespeare. So yan ang ating ipanalangin sa misang ito. Na sana, itong traditional Catholic spirituality na ora et labora, isa sa buhay natin bilang mga tunay na Pilipino, 500 ng Kristiyano at nagsisikap pa rin hanggang ngayon ng pagiging totoo sa ating sarili. Magsitayo tayong lahat at ipahayag nating sabay-sabay bilang iisang sambayan ng Kristiyano ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, pinagkalooban tayo ng Ama ng bagong buhay dahil sa ating pananampalataya kay Kristo na pumarito upang magpagaling, magpatawad at magturo sa atin kung paano manalangin at sa wakas nag-alay ng kanyang buhay sa Kalbaryo. Buong pagtitiwalaan nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawa pagpalain ng Panginoon si Papa Francisco at ang mga pinuno ng simbahan sa pagsasagawa at pagpapatuloy nila sa misyon ni Jesus ng pagpapagaling at pagmamalasakit sa kapwa nating may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa ang lahat ng mga Kristiyano na may mga pagdurusa na dinadala sa gitna ng pandemyang ito ay makatagpo ng pag-asa ng paggaling sa salita ni Jesus at sa ating pananampalataya na malalim na konektado sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Naway wakasan ng ating mga pinuno sa pamahalaan ang kanilang paghabol sa sariling interes at paghahati sa ating bansa dahil sa politika at magbigay ng mga tumutugong programa at proyekto na nakaugat sa tunay na serbisyo at paggaling. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa ang ating mga kapatid na may sakit, mga sugatan ang puso, at ang mga naghahanap ng paggaling ay makatagpo ng pag-asa sa awa ni Jesus sa Ebanghelyo at sa kanyang pangakong makikibahagi sa ating mga pasani ng pagdurusa. Naway maging instrumento din tayo ng pagpapagaling ng Diyos sa pamamagitan ng ating presensya at suporta sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain nawa ng Panginoon ang misyon ng aming bagong naordinahang mga pari ng SVD, ang Fiat Class, na inaatasan din na lumabas at ipahayag ang maawain na pag-ibig at pangako ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa ang mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo sa buwan ng Pebrero ay magtamasa ng mabuting kalusugan, mapalad na pag-ibig, lumago sa karunungan, kaalaman at biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahiligan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong sambayan ng Kristiyano. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang magpakatotoo sa aming sarili sa pagpapahayag ng paghahari mo. Sa pamagitan ng aming salita at mga gawa, alang-alang kay Kristo, ang banal na diwa, aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay dinasbasan, inatid, inialay.
ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Pagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang inong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanala. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi, bago siya ipako sa krus, samantalang naghahapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinatiin niya iyon
binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo." Sa ganunding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala." Pagbunyi natin ang misteryo na ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O aming mahal, ngayon at magpakailanman. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo, sapagat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong sambayan ng Kristiyano na laganap sa buong daigdig, ang buong simbahan ng iyong anak. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Honesto na aming Obispo, at lahat ng mananampalataya sa buong mundo. Alalahanin mo rin aming mga kapatid na nahimlay, na umaasang sila'y mabubuhay, lalong-lalo na ang 100,000 na namatay dahil sa COVID-19. Kaawaan mo sila at patuluin sa iyong liwana. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Tinuro ni Jesus, ang banal na diwa na naging tao, na maaari nating tawagin ang Diyos na ating Ama, kaya ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at
Panginoong Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang banal na diwa ng Diyos na nagkatawang tao upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggal lang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi ng nakaharap sa altar. Pakihintay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inyong pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kasama ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga na may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahagpaging at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtamnawa nila ang mabuting kalusugan. Ligapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Hesus Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Archangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Saints Arnold Johnson and Joseph Fernandez, ipanalangin ninyo kami. Maikling Our Ash Wednesday Mass schedule on February 17, 2021 are as follows. 6:30 a.m., 12:15 p.m., and 6 o'clock p.m. The said Masses are live-streamed and open to the public in accordance with IATF guidelines. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo tingin ang biyaya ng may kapal. Ama naming mapagpala, pagtanggol mo at basbasan ang mga kaanib ng iyong sambayan ng Kristiyano. Pagkaloob mo ang kalusugan ng buong katauhan, ang walang pag-iimbot na pagmamahalan at ang walang maliw na katapatan sa iyo. Sa pamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo, dalhin ang kapayapaan ni Hesus, ang banal na diwa. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri na.
Nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababan kanyang alipin, papalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.